to. Oh! Asa ka pa? San ka punta? Punta ako ng Bacolod. Good morning, everyone. So, ngayon, babiyahe kami ng Cebu. Lan. Cebu, Lan. So, maga kami. So, it's around 4 o'clock in the morning. So, mark up muna. Bago ko ilagay yung camera sa TV. Let's go. Ano yung kumplito na katanan? So early in the morning, walang tao sa taan. So, nandito na kami sa main road papuntang Cebu, Lan. Nag-arrive ngayon. Morning. Magmaniho ako sa laging alert ako sa daan kasi minsan motorsiklo sabi niyo ay daw may asol daw Rumble Street na okay. Slow down yan yung grabe yung problema dito tapos sa kaya tag Rizzo's Bar Speak? Sa kaya tag Bar Rizzo? Nagalit yung asawa ko. So, atatasaw na kagamay. Padre na lang, kayo mularga niya na. Pagkihan. So, wala pang tao. So, yun ang problema. Asa na ko ibutang ni helmet? Kaya kung bag, ako pa na ipahimutang. Ari mo kuskwa na agi sa diversion road? Mahulat kumuhaya kung sa oras pa man. Nay, chichirya dia oh. Pikas de kage. Nanas ele saving. Dito yung kukuha ng tikit. Water to three. Water to four. Namata na po. Nag-init ang tubig. Amay ko gamat din. Sa kaya nakakapalis ka na. Hanap muna kami ng makain kasi ano pa 6 o'clock. This pamay ka na oh.
Shoot agi, one way na. Ito sakuan, Mr. Donut. Tinula. So, po na tayo. So, pauwi na po. Tapos isa daming truck galing Cebu. Doon ako dadaan sa Diversion Road. Wala naman may share ako kung anong itsura yung road na yun pag early in the morning or madaling araw. Delikado rin may biglang tumawid na mga aso. Kaya careful tayo. Lumampas ako. Itong hindi tayo kabisado sa daan. Minsan lumampas tayo. So, ingat tayo. Balik tayo. So, yun ang area. Yan. So, tayo. Yung isang motorsiklo na ano, naligo. So, dito na, papasok na ako sa tawag namin Diversion Road. Ito rin si Flex, may kakayaan siyang tumakbo ng mabilis. Kaya lang, hindi ko ibilitin si pagkang ipap tumakin. Yung normal lang mga speed, usually 60. Yan, 50. Kasi natesting naman ito yung mga ibang kasama natin na vlogger kung gaano siya kabilis. It will run, 85 kilometers per hour. So, alam ko naman kasi natesting ko na din dati ito yung bago ka to. Mga around 4 months din ata yun or 3 months. Tumakbo siya na mga 84, 83. So for safety, ganito nga speed okay na sa akin. Makaya ko na i-control. Kasi pag sobrang bilis, pag tapos may biglang tumawid na aso, yan tayo magka-problema. Dito mo maramdaman yung liko-liko. Then, yan. Wala ko nakitang signboard na may crossing. So, may crossing dito. Dahan-dahan dito. Baka biglang may magkutros. Then, ito naman.
naman. Kaya sabi ko, ito na mga nakita kong kayo eh, na maraming nagpapansipili ng tarsana. Crossing na naman. Kasama pala siya. Sabi ko yung mga daan, dalawa naging two lane, daan na lamang maging one lane. So yan ang problema. So may isa na namang crossing dito. So try ko makaabot. Ayan. Lubak-lubak. Ito ang problema. Bakit kaya hindi ito na siminto? Lubak-lubak-lubak. So ayan, may nagra-ride ng laki motor. BMW. So punta ako ng Boundary Bakong. So ngayon is to travel ako ng mga around 30 kilometers to Bacolod City is 60 kilometers. It is early morning. So, try ko lang kung ilang minutos magpapito pero hindi ako mapatakbo na mabilis, dahan-dahan lang. Bicycle nasa gitna siya ng daan. Tapos, speed na sa 38 km lang. So, ang nagabi natin dito tayo makakabalik na lang sa kamila. So, katawa natin dito sa Bacolod. Sa kamila makakabalik. Bisikleta. Balik tayo for safety.
particular formulation of the using this spotter motorcycle. Kasi nag-start ako with a patch motorcycle, yung maging motorcycle ko. So, i-cover ko. Maganda lang ito pag city driving. Pero pag gamitin mo, katulad na ito, pinagawa ko kayo is on the highway. Medyo matapin is maliit lang siya. Kapatakbo siya na mga mabilis. Pero yung gulong kasi sa circumference na sa grabe ang alok compared to the big one, yung malaki na motorcycle. Kasi pag naka ito yung ano, nakasabot na ng mag-ride ng laptop motorcycle, parang hindi malalog yung katawan mo, mas mo talaga mag-ride. So at least nakarating na ako dito sa Bakong area, which is a cruising here, then my rattle road, kumukurup-kurup. Yan, so dito na lang ako na area. Hindi na ako bababa ng Bakong. So, Diversion Road, yan may pangalan. So, like it's a shortcut. So, as sinasabi ko sa kanina, my conclusion is mas maganda pala yung ano, kasi nagaling na ako sa malaking motorsiklo, tapos lumipat ako dito sa scooter motorcycle. So, nakatravel na ako ng around 30 kilometers, sa pagbalik, another 30 kilometers. So, ang mangyari sa yung gauge ko is the full tank pa, hindi pa nagbawas. So, for my conclusion is maganda lang itong scooter na pang city driving, not pong not ano pang long ride. Mas maganda yung ano yung de-clutch na motorsiklo at saka yung walang clutch pero may kambyada may motorsiklo. So for this morning I'm here at the boundary Dumaguete, Bakong. Ito lang ang ma-share ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I see you. Bye-bye. Init ang panahon ngayon. Ito ang mga tanim ni Papa. Sunny day today. Init ang weather. Around 31 siguro. Dumaguete today. Tapos dito. Oh! Asa ka pa? Saan ka punta? Punta ako ng Bacolod. Kasi hindi pa ako kontento. Sabi ay ko kanina, madaling araw, kasama mama mo. Akala ko isama ako doon sa Cebu. Siya lang pala nagpunta sa Cebu. Punta na lang ako Bacolod, gamitin kitong reader. So guys, punta daw Bacolod si Papa kasi di siya kontento sa rides kanina. Di siya sinama ni Mama nagpuntang Cebu. Gagamitin niya ang reader. Karon kalakaw? Mga sa oras na ron. Alas 8? Oh. So siguro makarating ako sa Bacolod mga siguro nasa 12 o'clock or 11 o'clock. So ano na lang kaning sa motorbike pasaka na kipa angkas na lang itong Rosie sa doon sa taas. Ako ra ano. So balik na po dayon. Doon okay. Lang ako kakain ng lunch. Pananghalian o panigudto. Okay. Ingat. So another trip. So Bacolod. Kung mag-ride, ako lang mag-isa, isa solo ride, hindi ako magdala ng camera kasi magdali-dali tagamay, baka maglag-lag ng camera. So start muna, painit muna, tapos ala yung tunggit. Saan ko yung gate, guys?